Hello mga karatan! Welcome back to our YouTube channel, Biyahing Ratan. Ayan, so pasensya na, ayun lang kami makakapag-upload again ng video dahil naging busy kami sa paggawa ng cakes. Today, what we're going to do is magmimerienda tayo. So ang gusto ko sanang lutuin, ang gawin ngayon is clubhouse sandwich. Ayan, ito, isa to sa mga favorite kong snack or merienda. Pag lumalabas kami, madalas ko siyang orderin. Actually, kahit gabi, pwede ko siyang kainin as dinner. So, favorite ko talaga siya. So, ayan. Samahan niyo akong gawin ang homemade na clubhouse sandwich. Napakadali lang and napakamura lang ng mga ingredients. At for sure, magugustuhan to ng buong pamilya, especially yung kids. So, ayan. Samahan niyo ako! Ayan, so ito nga po ang ating mga gagamitin sa paggawa ng clubhouse sandwich. Iceberg lettuce, tatlong piraso loaf bread, ayan, tapos ham and bacon. Pwede namang ham lang or pwedeng bacon lang, at least 2 each. Ayan, so and then 1 piece large tomato, isang pirasong egg, butter, and then mayonnaise. Okay, so let's start. Okay, so simulan natin ang paggawa ng clubhouse sandwich. Okay, first is, lagyan natin ng konting butter yung pan. Ito po. Okay. Gagawin natin, ito toast muna natin yung bread. Konting-konti lang, small amount lang talaga siya. Okay. Para walang masayang na tinapay. Ginagawa ko to madalas dito sa Singapore, lalo na kapag may tinapay akong may expired na. Okay. So, by the way, para humaba yung shelf life ng ating loaf bread, pwede natin, ang ginagawa namin, natutunan ko to dito kasi may mga locals na nagturo sa akin before. So, ang gagawin lang is yung loaf bread, i-store natin siya sa fridge. So, pag nasa fridge siya, mas tumatagal siya up to 2 weeks. And then, pag sa freezer, up to 1 month. And effective siya. Simula nun yun yung ginagawa ko and hindi na kami nasiraan ng loaf bread. Ayan. Very effective. So, ayan na po siya. Tinutoast ko na po yung ating loaf bread. Ayan na siya. Toast na siya. So, may dalawa pa. Ayan ang bango. Masarap kasi yung butter sa pagkakatoast ng bread. Ayan. So, as usual, si Tristan nasa office ulit. Kaya ako pa rin ang makikita nyo dito sa video na to. Yes, medyo busy siya and naka-leave kasi ako. So, kailangan kong gamitin yung mga extra or yung mga leaves ko pa kasi may expired na siya sa work. So, kailangan ko na siyang gamitin. Bakit ba natin kinotoast yung bread or yung tinapay natin? Kasi to avoid soaking, yung ilalagay natin na condiments, like let's say lalagyan natin siya ng ketchup or ng mayonnaise, so medyo liquid siya, di ba? Para hindi siya ma-absorb nung tinapay, kaya natin tinutoast yung bread. Ayan na, may natutunan kayo sa akin. Okay, so ayan na siya, medyo toast na siya. Ayan na, na-toast ko na po yung ating mga tinapay. So next is yung egg natin. So kailangan natin magbati. Samahan nyo ako magbati ng itlog. Ayan. Ito po. Magbabati tayo ng egg. 1 piece of egg lang. So, lagyan natin ulit ng butter yung pan. Ayan. Hindi na natin kailangan umorder ng clubhouse sandwich sa restaurant na napakamahal naman, di ba? So, ito. Mas may enjoy nung mas marami kayong magagawa. Yan. So, i-bilog, i-ano lang natin siya, ikalat natin yung egg. Ganyan po siya. Yan. So, hintayin natin siya maluto. And then, i-set aside natin siya. Okay, after this, lulutuin naman natin yung ham and yung bacon. So, again, pwedeng ham lang, pwedeng bacon lang. I just need 2 pieces of either 2 pieces ng ham or 2 pieces ng bacon. Pero ako gusto ko pareho.
siya. Sarap nito, promise, parang kumain sa cafe or sa restaurant. Ayan, tapos pag may time pa kayo, pwede kayong mag-fry ng potato, fresh potato, or lagyan siya ng or ng french fries on the side. Ayan, masarap. So ayan, luto na yung ating egg. Kasi set aside ko na muna siya. Okay. And then, now, the cold cuts. So, lagyan ko na siyang konting butter. Konting init lang to kasi luto na naman yung ham natin. And then, the bacon. Smoked bacon naman ito. So, ano siya? Super bango. Kung gusto nyo yung bacon crispy, it's okay, no problem. Pero ako, gusto ko lang siya ng ano, hindi masyadong crispy. So yung ham natin, lugo na siya. Set aside ko lang. Okay, let's just wait for the bacon. Sa mga hindi po nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Biyaheng Ratan. And you can also subscribe to our friends, Mindy and Mandy Munsod. And Elena. Ayan. Salamat sa lahat ng sumusuporta, nagko-comment, nagla-like ng video namin. Maraming salamat po. Ayan, so luto na yung aking bacon. Okay na siya. Ganito, okay na yung sa akin yung ganito. Ayoko na masyadong crispy. Set aside. Ayan. So, that's it. Mag-a-assemble na tayo ngayon. Hi mga karatan! So, tara na, assemble na natin ang ating clubhouse sandwich para makakain na ako. Medyo gutom na rin ako. So, ayan. So, again, ang unahin natin, ito na yung bread natin. Lagyan natin siya ng mayonnaise. So, spread lang natin sa tatlong loaf of bread. Medyo mahilig ako sa mayonnaise, so pwede nyo rin siyang lagyan ng pwede nyo rin gamitin ang salad dressings or lagyan nyo siya ng mustard. Ayan, sarap din yun. Gusto nyo yung mustard na siya, pero okay na sa akin. Lagyan ko ng mustard. Ayan. Okay, mas masarap siya pag may mustard. So, konti lang. Yung isang bread lang yung lalagyan ko. Para lang may konting lasa siya. Okay. So, next, lagay na natin yung ating ham. Okay. Tapos yung isa naman po, lagyan ko ng bacon. By the way guys, nakalimutan ko, lalagyan pa lang natin siya ng cheese. Sorry. So yun po, pa-add na lang po sa ingredients, lalagyan natin siya ng cheese. So slice lang tayo dito, siguro ng mga apat. Ayan, so ito na po yung ating cheese. Lagyan natin siya sa ibabaw ng ham and bacon. Okay. And then, lagyan natin siya ng lettuce. Lettuce na yung susunod. Kita nyo ba? Ayan. Ako tsaka dito. So, yung isa hindi natin dinedress. Nilagyan ko na siya ng mayonnaise kasi sa ano naman to eh. Sa ibabaw naman tong isa. So, ito lang dalawa. So, ayan. Meron na siyang mayonnaise. Nilagyan ko ng mustard. Nilagyan ko ng ham. Yung isa may bacon. And then cheese. Tapos lettuce. And then tomato. So, ko na tigalawang tomato kasi may ilo sa tomato. Ayan. And then, itong egg. Yung isang egg na pinrito natin, ihiwain lang natin siya sa dalawa. So, yung isang egg, good siya for one clubhouse sandwich. So, yeah, ito po. Ayan. Lagyan natin dito. Then, yung isa naman dito. Ayan, sarap! Tapos po, pagpatungin natin sila. Okay. Ayan. Woo! Sarap!
Ayan. And then yung isa, ito yung dinres natin ng mayonnaise. Upside down siya. Ayan. Ito siya sa ilalim. Ayan. Diba? Ayan, buo na yung ating clubhouse sandwich. So, papakita ko siya sa inyo kung ano yung tsura niya sa loob. Ika-cut ko siya. Lalagyan ko siya ng toothpick para hindi siya mag-move. So, ayan. So, observe niya. Toothpick. Ito. I-press lang natin siya ng konti. And then, tusukin natin siya. And then, yung kabilang side. So, ito po ang tusok ng toothpick dito po sa banakit ito po, ito po at saka ito. Ayan. So, i-cut na natin. Na-excite na ako. So, using bread knife, cut natin siya. I-cut na natin siya. And then, hiwain natin. So, ipapress lang natin siya ng konti. Naririnig ko yung crispiness ng pie. So, ayan. Tada! Gawa na ang ating clubhouse sandwich. Ayan po. So, sana nagustuhan nyo ang itong recipe na to. Napakadali, di ba? Ayan siya. So, guys, sana po nagustuhan nyo ang ating tip kung paano gumawa ng clubhouse sandwich. I'm sure, definitely, magugustuhan nyo to. Ng family nyo, ng friends nyo, pwede nyo rin itong gawin pag may occasion, kapag may cocktail party. Ayan, the best din siya. You can cut it into quarter. And then, nilagyan nyo siya lang ng party toothpick. And then, bongga na yun. Ayan. So, salamat mga karatan. If you like this video, please comment down below. Don't forget to like this video and click the bell button. Ayan po. Sana mag-subscribe pa kayo. Thank you so much! Kain tayo! Kain na po tayo! So ayan, punong-punong po siya. Sarap! Sobrang sarap. Mas masarap pa siya sa nabili mo sa cafe kasi hindi tipid. Pwede mo ilagay kung ano yung gusto mo ilagay. Top. Pwede rin itong bonding ng family pang weekend. Turuan niya yung mga anak niyong gumawa. Sarap talaga. Yung freshness ng tomato and lettuce, tsaka yung savory flavor ng bacon and ham. Isasama. Ang sarap. Gawin nyo ito, guys. Mas masarap nga siya pag may mustard. Buti lang nilagyan ko ng mustard. Sarap. Ang sarap talaga. Never ako hindi ako nagsasawa. Cute mo. Sarap. Favorite din to ni Mami Venus, ni Mami ko. I hope I can share this with her. So, tuloy sana to. Bibigay ko na lang kay Tristan, di ba? Para matutunan niya rin. So, again guys, thank you so much. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Biyaheng Ratan. And marami pa kami sa share sa inyo next time. Thank you mga karatan. God bless. Keep safe.